Yo, what's up guys? Welcome back sa ating channel, Kalimeo 9 po. Kumusta guys? Sa mga sinamahan ako sa live streaming kanina, maraming salamat po. Kaya ito po ang shout out ko sa inyo. Shout out Harry Bonilla, Manuel Esposo, Sadie Dimapilis TV, Christopher Segovia at Federal Post TV Magazine. Ayan, pakisupport din sila at kaya Mike's Kitchenette. Bro, Mike's Kitchenette, hindi ka makita yung profile mo eh. Kaya ayan, sinautap na lang kita sa aking voice over. Pakisupport din sila guys. At maraming salamat po doon sa mga sinamahan ako sa live stream kanina na hindi na nag-comment. Shoutout po sa inyo lahat. At sa mga bago lang dito sa ating channel, please huwag mo pong kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kang updated. Okay guys, dalawang coins natin, isang 50 centimo 1993 at 1 piso 1974. At tulad ng dati guys, papasok tayo sa mga malalaking website para malaman natin ang value nitong dalawa at sana may makita ako. Okay guys, sisimulan natin dito sa 50 centimo kasi maliit siya eh. Mamaya na yung malaki, di ba? So ayan, 50 centimo bago tayo pumunta sa main event na 1 piso. Ito guys, bigyan natin ng grade. Para sa akin, ang grade nito ay good condition dahil tulad ng nakikita nyo, medyo malalalim na ang mga gasgas at may stain. Okay guys, dito, diretso na agad ako sa namista at sana meron. Wait lang guys, medyo nagluluho kasi itong aking cellphone. Kaya punta lang sa Google syempre at i-search ninyo yung pangalan ng coin na inyong hahanapin. Ngayon lang po yan. Ayan, Lumista 50 centimo. Ayan siya guys, kulay gold. Napakaliit lang dito ang coin nito. Napaka-cute para sa akin. Gandang-ganda ko sa coin na ito. Ayan. Ito guys, ang kanyang featuring. Type niya is standard circulation coin. Years 1991-1994. Value 50 centimo. Ayan. Tapos ang composition nito is brass lang. Wala siyang ibang halo. Brass. Tapos timbang niya 3 gram. Napakagaan nito dahil na maliit lang talaga ito sa personal. Kung naalala niyo yung coin na ito guys. Tapos ang kanyang sukat paikot is 18 mm. At ang kanyang kapal is 1.5 mm. Ayan, medal alignment. Tapos tingnan natin ang kanyang reverse at obverse. Ayan, obverse. Masayang ko na lang, parang mas mabilis. Head of Marcelo, H. Del Pilar, left, date, below. Tapos lettering niya, Republika ng Pilipinas, Marcelo H. Del Pilar, at yung year na 1994. Ayan, 1993 pala. Itong hawak kasi natin is 1993. Bali, pareho lang naman yung example lang naman yung kinawa natin yan, yung picturing. Reverse, monkey eating eagle. Ano to? Piti Copaga. Yung ba yung ano tawag yan, scientific na yan, di ba guys? Jeffrey, yan, attacking to fight to right, face value to the right, and scientific name below, threatened by the destruction of forest. It has become a national symbol. Ayan, tapos lettering niya sa baba 50 centimo. Okay, ngayon mga guys, diretso tayo sa kanyang value. Ayan guys, kapag pumasok kayo guys sa Lumista, scroll nyo lang sa baba at doon nyo lang makikita yung kanyang value. Ayan, ayan, itatamad ko lang, 1993. Ito, ayan. Sa mga lagi nakasubaybay sa akin, alam na nila ito eh, na madalas ako lagi pumunta dito sa may Lumista. Alam na nila kung paano tignan ba yung pagtingin ng value niyan, yung yearan niya sa may kaliwa. Tapos yung PF, ibig sabihin yan guys, is a very fine condition. Tapos yung XF, ayan pa, extra fine condition. Depende po yan guys, kasi dito sa Lumista, depende sa kala ka lang nagaganap. Kaya ganyan. Minsan, ibang coin, pag hinanap mo rito, wala. Diba? Tapos sa kala ka lang na nagaganap dito sa mga coin collector sa atin, yung coin na yun is coin pala, hard to find pala. Pero dito sa Lumista, walang value. Kasi wala nag-o-offer ng ganong coin. Pero ang totoo, hard to find pala yun. May value yun. Ito naman yung coin na to, meron dito. So, marami nag-replace ang kanilang
coin dito. Ayan, kaya ayan po ang nagiging value niya. Very fine, 11.28 at 23. Sa extra fine, 23.68. Tapos sa UNC, uncirculated is 56.39. So maganda na yung value nito, guys. Kung meron kayo nito, pwede nyo nang i-kwan dito sa Lumista or pwede nyo nang i-post sa eBay. At guys, kung magpo-post po kayo sa eBay, medyo taasin nyo lang konti. Kasi international po yan. Maaring may bumili niyan. Huwag naman yung sobrang taas. Yung kapanipaniwalang presyo naman. Halimbawa dito is 56.39. Kung magandang maganda yung inyong coin. Lalo't halimbawa, mint state. Pwede nyo gawin 200 dyan. Dito uncirculated naman. Kung mas maganda sa uncirculated, taasan nyo. Narapatan nyo po yan. So, ayun ang aking tip sa inyo guys. Ngayon, punta na tayo dito sa main event. Speaking of main event, congratulations pala kay Cuadro Alas. Nanalo siya. Pinabaksak niya yung kalaban niya. So, kaya takot-takot si The Monster Inoue ng Japan. Eh. Sabi ni Casimiro, hindi siya monster. Kundi isa lang daw siyang tortoise Japanese. Kasi tago siya ng tago. Okay, ito guys. Tuloy tayo dito sa ating topic. Punta tayo dito sa 1 piso Serizal coin. Ayan ang kanyang obverse guys. Ayan, makikita agad si Gato Serizal. Tapos yung value sa bandang kanan na 1. 1 lang siya eh. Walang nakalagay na ano sa taas yung piso. Nasa taas. Tapos yung kanyang pangalan. Simple lang ang design nito. At ang kanyang, yun yung side niya. Readed ang kanyang side. At yan guys, balik na rin natin. Ayan. Hindi ko pa pala nabibigyan ito ng grid. Para sa akin, ang grid nitong 1 piso na ito is kuwan lang. Very good condition. Ayan, maganda pa naman siya. Ayan, sharp pa yung kanyang mga lettering at yung kanyang mga design. Ayan, mababasa pa yung letters at mga numbers. Ayan guys, napakaganda pa nito. Maganda na ako sa barianto guys. Yeah, pag binaliktad mo siya, upside down siya. So, ayan. Titingnan natin ang kanya value. Ayan. Dito naman ako nagpunta sa NGC, guys. Sa Numismatic Guarantee Corporation kanina sa Numista. Ito natin tinignan yung value nung 50 centimo natin. Ayan. 1 peso. Ito. Specification. Position nito, guys. Copper, nickel, zinc. Weight. 16 gram. Ayan. At ngayon guys, ito. Diretso tayo sa may table niya. Ayan. Tatlo lang yun lang dito guys. Actually, ayan. 1972, 1974. Dalawa 1974 isang proof. Ayan. Pero dito tayo magpo-focus sa 1974. Kasi din yung denomination, piso, vintage. Ayan. Marami siya. 45 million ang vintage nitong 1974. Ayan guys. Tapos tignan nyo yung G. Ayan yung kanyang mga value, G, B, G, F, B, F. Good, very good, fine, very fine. Ayan, sa very fine condition, meron na siyang $0.25. Tapos sa extra fine, $0.30. Tapos sumunod yung mga numeric grade, 50 hanggang 60. Ayan, sa 60 guys, sa 0.50 ang kanyang value. Tapos 61, 62, sa 63, $1 na siya. Ayan, tapos 64, 65. Sa 65 condition, sa numeric condition, numeric grading nito is $2. So, pwedeng-pwede na guys. Kung meron kayo nito ang condition ay 65, ang katumbas nito ng 65 is ano yan, uncirculated yan. Tapos 66, 67, yung pinakamataas is yung mint state, grade 70 na tinatawag. Yun yung pinakamaganda. Kung meron kayong ganun, panigurado. Maganda-ganda na ang value niyan at pwede nyo nang i-post sa eBay. Kung wala kayong account pa sa eBay, mag-sign up lang kayo guys. At doon nyo pwedeng i-post ang inyong mga old coins. So ayun na guys, sa mga bago dyan, huwag nyo pong kakalimutang mag-subscribe. At pindutin ang notification bell para lagi tayo magsasama-sama para lagi kang updated. Alright guys, until next time, God bless you all. I'm out.